Ayan guys, vlog natin ay isi-share ko yung bilang isang caregiver. Ayan, kung magkano nga ba yung sahura ng isang caregiver. Well, before anything else guys, ako pala si Maria, isang caregiver. Ayan, almost 8 years na akong caregiver guys. Ayan, share ko sa inyo yung naging experience ko at kung magkano yung sahod talaga na isang caregiver. Actually guys, mataas ang sahod ng caregiver, pero yun namang mga expenses at saka yung upa mo ng bahay. Ayan, trabaho ako bilang caregiver since 2014 ang first case na nahawakan ko, isyong naka-peacemaker siya. Matandang lalaki siya, 68 years old. So, bali ang offer sa akin noon na sahod is 8,000 Saudi Riyal. So, nagtagal ako doon, bali 6 months. And then, next na patient ko is yung may Bell's palsy siya. Isa siyang dalaga. 14 years siya nung nagkasakit siya. Pero nung nalagaan ko na siya is 34. So, yung mga naunang Pilipina, di ko nakilala. Di ko yung nag-alaga sa kanya. So, ano siya, inalagaan ko. Ang sahod ko naman doon is 12 hours. 12 hours ang duty ko. Pero ang sahod ko is 6. $5,000. Ano, sa kanila yung driver. Sagot nung madam yung driver. Kaya hatid sundo ako. Kaya malaki talaga yung sahod ng caregiver. And then hanggang sa meron ulit ako naging pasyente. Inalagaan na matandang dalaga naman siya. Dalaga siya. Nagkaroon siya ng hips fracture naman siya. Nadisgrasya siya kasi nalaglag siya sa pagtayo niya, prepare daw siya ng ng suit niya, lalagay niya lahat yung mga gamit niya sa suitcase niya. So, nung bigla siyang nalaglag, yun nga, doon siya nagkaroon ng doon siya na-disgrasya. Barely 1 year and 3 months din ako sa kanya. Ang sahod ko sa kanya is 4,000 lang kasi malapit lang sa bahay ko. Tsaka madali lang siyang alagaan. Kaya lang, usually, pag yung pasyente is medyo, siya kasi is, bali naka-recover siya kasi, nung time na inalagaan ko siya, bedridden siya. Tapos nung sabi ko, why don't you get up and sit down? I sit. Sabi ko, why don't you get up and sit? Sabi ko ganun sa kanya. So, tinry niya hanggang sa pabalik-balik kami ng PT tsaka OP. PT at saka OT niya. So, no, habang nakalakad siya, gamit niyang walker. And then, after that, hindi na siya gumamit ng walker. Ayun. Hanggang sabi ko, maglakad-lakad sa mga mo. Pero, napagod ako, nagsisi ako kasi, ako mismo kasi yung nagsabi ng dagdag trabaho eh. Pero anyway, okay lang. Kaya lang hindi ko nagustuhan kasi yung okay na sana. Kaya lang, alam naman dito, may mga sila, may mga ugali. And then, after that, nakapag-alaga din ako ng kambal. Isang babae, isang lalaki. Almost din ako, nakapag-trabaho din ako guys doon ng, ang sahod ko per bata is 5,500, bali 11,000. Isang bata is 5,500 Saudi Riyal. Malaki talaga guys, kaso that time laki naman ng gastos. And then nagkaroon din ako ng pasyente matanda, naka-peg tube siya tsaka ambulatory, mabait naman, hindi siya nagsasalta, kaya walang problema, sarap alagaan. Kaya lang ang problema is yung relative, yung family. And then nagkaroon na ako ng matandang babae tsaka lalaki. Diabetes naman yung kanya naging case. Kaya
nagtagal din ako ng doon sa lalaki, nagtagal din ako ng 2 months and then the other one is 3 months. Kasi ano yun eh, pabago-bago eh. Ayan. And then, yung naging isa pang pasyente ko is, ano, dito naman siya sa malayo, dinadialysis siya. So, bali ang yung pistola nakalagay sa dito sa underarm niya isa dati. Tapos, nung tinransfer niya, dito na sa under ng kanyang breast. Dinadialysis siya, pumupunta kami sa ospital. Matanda siya, pero mabait siya. Kaya lang very, ano siya, aware siya. Very aware siya kasi takot siya na hawakan mo kasi nga yung ano niya, ingat na ingat din siya. Pero nung nagtagal na, nakasundo ko siya. Parang naging nanay ko na siya. Pero ngayon yata namatay na siya, nabalitaan ko. And then ito nga guys, nung nagkaroon ng pandemic, last, dito ako sinuwerte sa pasyente na ito, matanda na laki, 70 years old. Sinuwerte talaga ako dito. Hindi ko kalahin sa panahon ng pandemic is ano, dito ako suswerte yun. Kaya, ang sahod ko lang dito is ano, 5,500. Dinadagdagan nila pag may overtime ka. Tapos sa kanila yung driver. Tapos, ang duty is 24 hours. Every other day. So, 24 hours, mag-duty ako. And then, after one day, day off mo. Tapos, pasok. Day off, pasok. Ganun na ano. So, may karelyebo rin ako. May kapalitan ako. So, dito nga. Hanggang ngayon, guys, dito pa rin ako. Kahit na 5-5 lang siya, marami ako na-achieve. Hindi ko pa lang siya may share kasi gusto ko matapos. Excited lang ako share. So, yun nga guys, malaki yung, ano, yung sauran ng caregiver. Kung yung iba, malakas ang loob na maglinis ng tae, magpalit ng diaper, yung malakas yung sikmura, matibay yung sikmura. Maganda siyang ano, trabaho. Lalo sa Pinas din, babasa ko sa mga groups. Nakikita ko marami naman naghahanap ng ano, ng caregiver. So dito sa Saudi Arabia kung saan ako narondieda is masarap talaga ng trabaho. Kasi malaki ang sahod talaga ng caregiver. So kaya yung mga nagbabalak mag-caregiver, grab nyo na kung talagang matibay yung sikmura nyo mag-alaga ng pasyente, lalo na yung dumi ng pasyente, is maganda po siyang trabaho. Tsaka, malaki talaga ang kitaan at sweldo. Depende sa offer na pasyente, depende sa case ng pasyente po. Ayan. I'm back guys. Ayan, yung senior ko sa inyo guys is base lamang yan sa aking experience. Ayan, walang halong dagdag, walang halong kasinalingan. Yan po yung experience ko dito. Kasi 14 years na po ako dito sa Saudi, Jeddah, Saudi Arabia. Ayan. So yung mga na-experience ko lang po yung senior ko sa inyo. Kaya truth, nothing but the truth. Ayan po, ayan. Abangan nyo po ulit sa susunod, sa part 2 ng aking video tungkol din sa trabaho ko as a caregiver, ayan. Tapos na po tayo sa sahod. Kaya sa mga gusto, ayan, mag-aral ng caregiver. Pwede po kayo mag-aral kasi maganda po siyang trabaho. Lalo na kung alam nyo matibay naman ang iyong sikmura. Ayan. Pwedeng-pwede to. Ayan. Tsaka, ano, maganda talaga. Ayan. Sa susunod po na video ko, guys, ay share ko naman sa inyo kung ano yung ginagawa at kung paano yung routine ng caregiver sa isang araw. Ayan. Senior ko lang to kasi maraming meron nagtanong sa akin kung maganda raw ba yung trabaho ng ng caregiver. Kaya ito na guys, ayan. Kaya salamat sa mga nanood ng video kong ito. And then may part 2 to guys, yung about naman sa trabaho ng caregiver. Yung routine ng caregiver sa isang araw sa isang pasyente. At saka may dadagdag din akong ibang experience ko bilang caregiver dito. Ayan. Ayan, maraming salamat guys and see you on my next video. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and likes na din at comment down below sa video. Ayan.